Ay, magandang umaga sa inyo. 11:51 ng umaga ngayong araw po na ito, September 27. Welcome po sa Capital Report dito po sa lungsod ng Maynila. Ngayon po ay maaga po ang Capital Report natin kasi meron pong ganap mamaya
dito sa lungsod. Ako, excited do kami. Kaya gusto namin ipalam sa inyo mamaya, no? Yung Philippine Harmonic will play yung ating dito sa Kartilya ng Maynila. So, lahat po yan, ano, ng mga nanonood ngayon ay pwede po kayong pumunta at manood ngayon at libre po yan. Everybody is welcome. Noong September 20, nagpapasalamat po tayo sa Golden Globe Awards, Annual Awards for Business Excellence, Outstanding Filipino Achievers of 2019. Sa mga bumubuo ng Golden Globe Annual Awards, ay maraming salamat po sa inyo sa pagkilala nyo sa mga bagay na ginagawa namin sa lungsod ng Maynila. Ito po ay hindi maisasakatuparan ng ako lang. Ito po ay parangal na ibinigay nyo para sa mga kasamahan ko dito sa City Hall, sa lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila. So muli, maraming salamat sa inyong pagkilala. Tapos, mga alas 11 ng gabi, dala ng may mga report sa akin itong ating mga kapitbahay sa Tondo. Na itong Moriones, lately, recently, nag-grabe ang traffic. Dahil ang nire-reklamo ng mga nanay at mga tatay sa akin through Facebook ay yung mga truck pumapasok sa Moriones. Alam po ninyo, uhugin pa lang ako, tolongges pa lang ako sa kalye. Hindi ho yan dinadaanan ng truck. Mamukat-mukat mo, nung nag-random check ako ng mga alas 11 ng gabi, only to find out na totoo yung mga nire-reklamo ng mga taga Moriones Tondo. Kaya po, yun, nakita ninyo yung mga truck. Ginawa nilang alternate route. Bakit ito? Traffic daw sa Arten. Mga kababayan, kayo, lalo na kayo sa sitap. Yung sitap po kasi, mga asosasyon ho yan ng mga truckers. At mga kung ano-ano pa mga asosasyon ng truckers. Hindi ko maintindihan sa inyo. Sinasawat ako yung mga nang-aabuso sa inyo na mga truck driver. Sinasawat ako yung mga taong gobyerno na namemerwisyo sa inyo sa mga negosyo nyo sa trucking business. Hindi ko maintindihan. Bakit naman kung kailan ang gobyerno ay dinidinig kayo? Kung kailan naman ang gobyerno binibigyan kayo ng panahon? Siya naman kayong umaabuso. Ang hindi ko maintindihan sa inyo, bakit ito? Hindi ko malaman . Pag sa television, magagaling kayo. Pag ini-interview kayo, para kayong inaapi. Pero pagka kayo'y binigyan ng pansin, ng pamahalaan upang proteksyonan ang inyong mga negosyo sa mga pang-aabuso sa mga tao sa gobyerno, particular sa lungsod ng Maynila, kayo naman itong mga abusado din. Di ba maliwanag naman ang usapan natin? Ba't naman ginagawa po ninyo? Hindi po sapat ang dahilan na traffic sa Arten, kaya kayo kakanan ng Moriones. Hindi ho sapat na dahilan yun. Unang-una, ang Moriones, high density ang foot traffic, particular na mga bata. Kung hihintayin pa ba natin na may mga batang masasagasaan o maiipit, kaya nyo bang ibalik yung buhay ng mga bata na yun? Dahil na sa negosyo ninyo, dahil kayo'y natatraffic, talaga naman traffic sa Maynila Ano pa babago sa inyo? Hindi pa ba ninyo tanggap na traffic sa Arten? At ang nagkukos ng traffic ay kayo? O alisin ko truck sa Arten, tingnan ninyo, wala akong traffic. Ba't hindi ko inaalis? Bakit? Pinakikibagayan ko kayo. Nakikisama kami sa inyo bilang pamahalang lungsod na kayo'y makapaghanap buhay sa lungsod ng Maynila. Dala ng ang puerto ay nasa amin. Bagay na sinasakripisyo namin yung convenience namin bilang komunidad, bilang lokal na pamahalaan. Siya namang kayo'y patuloy na nakakapaghanap buhay. Bakit ba kayo mainipin? Alam niyo namang ginagawa talaga yung tulay papuntang north
Doon sa boundary ng Nabotas at Manila. Ba't hindi niyo matiis yun? Bakit puro kaming mga taga-Maynila na lang lagi magpaparaya? Kami na lang lagi ang magsasakripisyo? Dahil gusto niyo lagi kayong kumbinyente? Hindi na yata makatwiran yan. Kaya kayo, lahat ng mga asosasyon ng truckers, welcome kayo sa Maynila. Meron nga kayo dito mga garahe. Isinara ba namin ang mga negosyo ninyo? Hindi. Ang hinihingi lang namin sa inyong mga tagalungsod ng Maynila, umayos kayo. Magkusa kayo ng disiplina. Dahil 2 weeks ago lang, may nasagasaan kayo sa kanto ng Kapulong. Patay yung matanda. Tuloy ang negosyo niyo, pero yung buhay niya, wala na. Paano yung mga mahal nyo sa buhay? Gusto ba ninyo ganun? Baka gabain kayo. Mag-ingat ho kayo. Pag-ingatan ninyo at yung pagmamaneho at huwag niyong gagawing dahilan na kaya kayo kumanan sa Moriones, dahil traffic. Traffic na, tanggapin niyo na ang katotohanan. Ngayon, habang may pagawaing bayan ng gobyerno, habang sinasawatan ng taong gobyerno o mga tao sa gobyerno din na nabang naabuso sa inyo, o dapat kayo bilang mamamayan na naghahanap buhay sa trucking business, dapat nakikiayon na rin kayo sa pamahalaan, sa pagsasaayos. At magsakripisyo rin kayo ng kaunti. At the end of the day, tayo-tayo ba mag-aaway-away dito? Tayo-tayo ba magtatalo-talo dito? Matutulungan ba tayo ng mga Hapon, ng mga Inchik, ng mga Amerikano? Wala. Tayo-tayo lang din at the end of the day. Kumbaga sa basketball, tayo-tayo rin magkikita sa finals. Kaya bagay na kung sa tingin ninyo na ang bagong gobyerno ng lungsod ng Maynila ngayon ay nagsasaayos, siguro naman, walang masamang makiisa na rin kayo. Kaya I hope hindi na maulit yan. Kasi don't push me to the wall. Sa mga trucking business, na kumukuha ng mga container, huwag kayong magdalawang isip na baka iniisip nyo gusto namin kayo dito. Sa totoo lang, kung may pagkakataon, gusto namin wala kayo dito. Bakit? Komunidad namin ito. Bagay na responsibilidad namin, mapangalagaan namin ang pamayanan. Pero hindi. Anong ginawa namin? Pinakikitunguhan namin kayo. Bakit? Kailangan namin kayo. Pero, not at the expense of every life. Ang mangingibabaw pa rin sa akin ay ang diin sa pagtingin, sa pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. Kaya huwag tigilan niyo ako dyan sa Moriones. Sana naman na maging sapat ng babala ito sa inyo. Kayong mga may-ari ng mga trucking business, mag-meeting-meeting kayo. Mag-usap-usap kayo. Kung hindi nyo kayang kumuha ng driver na matino, huwag nyong i-hire. Kumuha kayo ng mga matitinong driver. So anyway, I hope you follow a rule, simple rules, okay? So after that, dumiretso rin ako sa Tondo High School. That night, umuulan lang. Naibalik na natin sa pwesto yung original na pwesto ng Cry of Tondo. September 21, maraming salamat sa tumugon sa atin na noong panawagan na maglinis sa Manila Bay. 15,000 people ang nag-volunteer. Sa lahat na nag-volunteer para linisin ang Manila Bay, ayan po sila lahat. Maraming salamat sa ginawa ninyong tulong sa lungsod ng Maynila. A few hours after, tayo naman nagpunta ho tayo sa WNCAA. Congratulations sa lahat ng miyembro, opisyales at kasapi ng Women's National Collegiate Athletic Association for your 50th year na ginanap sa MOA Arena. Marami po dyan, ang mga eskwelahan ay nasa lungsod ng Maynila. Congratulations po. Pagkatapos, mga alas dos, ipinagpapasalamat ko sa Lasal TAF, no? Nagkaroon sila ng Social Good Summit hosted by Rappler
Marami salamat po sa inyo sa pagkakataong ibinigay nyo sa amin. Dala ng inyong mga katanungan, no? Yung mga katanungan binigay ninyo, sana nasagot namin ang sa abot ng aming makakaya at naliwanagan kayo kung saan patungo ang lungsod ng Maynila and how we address our problem. Kasama natin dyan si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Then, 9 p.m., as usual, balik sa City Hall. Yung katulad ng naipangako ko na sa inyo ng mga nakaraang linggo at noong commitment natin noong araw, nagdagdag na naman tayo ng bagong mga doktor, nurses, and hospital workers. Tapos nag-promote na naman tayo kasi talagang pinatututukan ko po ng maigi. Maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna. Maraming salamat kay Dr. Pox Pangan ng MHD na bigyan diin, pansin, yung healthcare program natin. Nakarating sa akin yung mga reklamo ng mga sidecar boy, tricycle, pedicab. Para mawala na yung pang-abuso at magkusa naman ang disiplina, ito ang ating mga kasamang sidecar boy, pedicab driver, na sila rin inaabuso ng mga taong gobyerno. Yun. Pinabolis ko na yung MTRO. Abusado kayo. Niyayabang-yabang nyo pa yung ano? Ano yung mga salitaan ninyo? You are protected by the civil service. Bakit? Sa tingin nyo ba lalabag ako sa batas? Hindi ako lalabag sa batas. Susundin ko ang mga kautusan, mga dekretong pinaiiral. O, di ba yan yung sinusumpaan namin? Kaysa pailan ko kayo ng pailan ng kaso, o tagal pa yan, habang papailan, dyan pa rin kayo. O, di, ang ginawa ko, di pinatay ko yung gripo. O, may tutulo pa bang tubig? Pagpatay na gripo. O, lapit na kayo magpahinga. Magmuni-muni na kayo. Hindi ko kayo papayagan na patuloy na mang-abuso ng mga maliliit na tao. Tapos, maraming salamat, General Danao. Pinakita ng Manila Police District ang kakayanan sa pag-responde gamit ang kanilang mga bisikleta. Ayan. Ayan, ganda oh. Alam mo, pinanood yan, ang ganda yan. Ang galing ng logic. Ang galing talaga. Thank you, General Danao. Malaking bagay. Ayan po yung mga Police Maynila ngayon. Ano sabi? Sa pag-unlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. tapos tayo naman ay in-interview. Dumalaw dito yung mga taga-London. London Bridge is falling down. O nga, no? Bakit nga ba falling down? Bakit nga ba, Julius? May trivia ka ba ron? Search mo nga, bakit may kantang gano'n ng bata tayo. Anyway, bumisita dito ang mga taga University of Oxford. In-interview po tayo. Tayo po ay alumni ng executive program ng Oxford University. Nagpunta sila rito at ayun o, hindi nyo napansin, namumutla ako ngayon. Inglesan yung ano eh, usapan eh. Anemic ako ngayon. Dinugo ako eh. Nangangayayat ka na. Huwag ko kayo mag-alala. Nag-jejeta. Hindi ko jejeta. Dinugo nang dinugo ang ilong ko lagi dahil puro banyaga. Biri nyo. Ilang ambassador na pumunta sa atin? 15 na ambassadors. Grabe, no? Nakakatuwa naman. Nakaka-proud lang, no? Sinishare ko lang sa mga manonood. Kung ako taga Maynila, you know, bilang taga Maynila. Nakakatuwa lang. You know. Those, it's an honor given to every citizen of the city. Yeah, thank you very much. Okay? Dumating si Belgium Ambassador Michelle Goffin. Goffin, ayan. Punta rin siya rito. At siya ang 15, no? Na ambassador. At siya rin ay tumulong sa Baseco, no, clean up, no, namulot ng basura yan.
Maraming salamat kay Ambassador. Okay? At nagpunta rin ang mga DepEd official, principal, galing pa sa Misamis Occidental, Mindanao. Tapos, naging guest of honor din tayo sa ating paralegal training program na alumni association na sa ilalim ng UP Law Center. Maraming salamat sa UP Law Center, sa inyong mga opisyal. Salamat po sa inyong lahat, lalo na kay UP Law Center Professor Attorney Marwil Villasos. Country's call ang Hershey's Philippines at Philippine Business for Social Progress na pinamunuan ni Ginoong Manny Pangilinan. At tumulong din sila doon sa Baseco at nagdasal rin sila sa akin ng choco. Ayan, yan, Hershey. Nung araw, no, patay na patay tayo sa Hershey. Yung silver na maliit. Pag nakakita ka ng Hershey, para ka nakakita ng langit. Kisses. Oh, yung kisses. Yes. Di ba? No. Tapos yung foil nun, no? O, tinatago ng mga adik. Tondo. Tondo si Doris, eh. Libre foil, eh. Magtutrumpeta yung mga yan. Ay, nako, talaga itong mga to. Tigilan yan! Ay, Diyos ko. Lumiliit na ang mundo ninyo. Maraming salamat sa 8HUG Corporation sa pagbigay ng bagong 84 na television sets at 120 na electric pan. Yan. Ipamimigay naman natin yan sa ating mga eskwelahan, mga ABB at mga daycare center. Oh, thank you very much. Walang tigil ng donation sa lungsod ng Maynila. Uy, sa lahat na nagdo-donate, thank you very much sa inyo. Hayaan ninyo yung pagtitiwala ninyo ngayon sa pamalang lungsod ng Maynila. Hindi namin sasayangin. Pagbubutihan pa namin lalo. Okay? At of course, yung ating meron ako, sana ba yun? Ay, ito. Si Richard Noriega, yung pamilya ng mga mute. Tingnan ninyo, binigay sa akin. Kasama niya, asawa niya, anak niya. Lahat sila mute. Makakatuwa naman. Gawa niya yan. Sabi niya, ayan, no? Although hindi kami masyado nagkaintindihan, pero sabi niya parang 24 hours daw ginawa. Ayan, no? Nagsisenyasan lang kami. Ayan, thank you po yun, thank you. Di ba ganun ang thank you? Nakakatuwa naman. Alam mo, naiyak po yung babae nung ano, yun pala gustong-gusto raw ako makita, nagpakuha ko interpreter. Thank you, ha? Richard Noriega. May post kami niyan sa Facebook. Pag gusto niyo magpagawa, yan ang ano niya, skill niya. Kahoy po ito. Pag tinignan niyo, galing, no? Alam mo, sunog ito. Sinunog to, talented talaga. Thank you, ha? Miss, sa pamilya Noriega. Okay? So...